Hindi niya na mababawi yun, niluwa niya na yun. At saka kahit nabawiin niya, unang-una, there could be two reasons. Under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pagka pinersuade ka, in-induce ka, in-influence ka ng another public officer to perform an act constituting a violation of rules and regulations duly promulgated by competent authority or an offense in connection with the official duties of the latter, or allowing himself, ikaw mismo, inalaw mo, to be persuaded, induced, or influenced to commit such violation or offense, dali ka sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Kaya nung sinabi ni Dr. Duque yan, palay ko, iniisip niya, sabi nga ni Senator Drilon, na malamang gusto niyang makakinausap na yan ng Presidente Duterte dahil siyempre napasubo. Pero kahit anong mangyari, we have proof na sinabi talaga ni President Duterte nung araw na siya talaga nag-utos, siya nagpalipat at sabi pa niya, eh nung ngayon, kulong niyo ako, sabi niya gano'n, saan ba nahuli ang isda? Sa bibig, di ba? So it's really very, very clear. Sinabi niya, ako nagsabi sa kanya, I'm sure there is a law which would exempt you from bidding, mga ganon. Eh, mali yun eh. They're not exempt from bidding. Kailangan may bidding pa rin. Kahit na emergency, merong batas dyan na sinasabi na lahat ng magbibidding kailangan must have the legal, technical, and financial capability to provide the required items from his own inventory. Ang problema, legally, hindi sila qualified dahil panay maraming Chinese doon. Sabi nga ng ombudsman eh, kahit na 625,000 pesos lang yan, pero hindi kayo mga Pilipino, maraming Chinese sa inyo eh, at may mga double citizenship na Indian, no? At pagkatapos, technically, kayo ay ahente kayo, hindi naman kayo po nagpo-produce ng mask. Financially, 625,000 lang ang inyong kapital eh. Paano kayo makakapasok? Ang naibenta sa kanila ay humigit kumulang sa 11.9 billion pesos. So, paano mo papaliwanag yun? Kaya, sabi talaga si Secretary Duque. Sorry, sir. Sabi talaga siya. So, ano po yung liabilities na kumbaga pwede niyang harapin? Kahit yung na sabi na may basbas ni Duterte. Anti-graft and corrupt practices, kahit na may basbas, si Duterte, sabi siya dahil unang-una may breach of trust, meron siya tinatawag na grave misconduct, meron siyang obstruction of justice. Bakit? Binitray niya ang public trust eh. Dapat pinangangalagaan niya ang kaligtasan ng Pilipino. Anong ginawa niya? Nung siya ay presidente, inutusan niya ilipat yung pera na hindi naman dapat ilipat sa mga tao na galing sa kanyang mga sa kanyang probinsya, at ito ay pinabibili niya sila Lau, sila Leong, nagaling rin sa opisina ni Secretary Bongo noong araw. Kaya mga yan, nilagay niya yan. At hindi ito mangyayari kung hindi niya pinalipat yung pera. Siya ang nag-utos na gawin yan. At nung ginawa niya yan, talagang mali yung ginawa niya. May grave misconduct siya. At pagkatapos, nung iniimbestiga na ng COA, minumura niya ang COA, nung iniimbestiga ng Senado, sabi niya, huwag kayong pumunta dyan. Wala mangyayari dyan. Kaya yun ang tatamaan kay Duterte. Si Secretary Duque, katulad ng iba, ganun rin. Grave misconduct at saka bawal yung kanyang ginawa. Bakit mo ito transfer? Sino ba talaga ang doktor ng bayan? Sino ba nakakaalam sa kalusugan ng bayan? Department of Health. Bakit mo ililipat sa PSDBM? At kung ikaw ang naglipat, hindi mo kayang ilipat yun. Ang pwede lang maglipat talaga ang presidente